mga kapatid, tunghayan natin ang kwento ng buhay ni Princess, isang high school student. Bago pumasok ng school, naglalako muna siya ng kakanin sa bawat bahay ng kanyang madadaanan. Dito po, sobrang proud ko sa batang ito. Sa panahon ngayon, bibihira na po ang mga batang ganito na maglalako muna ng paninda upang mayroong baon sa kanilang pag-aaral. Panoorin natin ang kanyang kwento. O, dito ulit eh. Pasok ka, te. Yan itong mga kalinga po. Magkakapatid, nagtitinda ang sisipag ninyo, ha. Bilib ako talaga sa inyo, ate. Ayan, bibili ako dito sa mga batang masisipag. Ayan, o. Ito, te. Lagay mo dito yung aking bibili niyan. Sampo. So, 5 piso lang yan. Ayan, good morning, mga kapatid. So, andito si ate. Ayan, okay. Ayan, Kanoy, may nagtitinda dito, Kanoy, na mga ano, merienda. Ayan. So, magkano ito ating binili ko? 50 pesos po lahat. 50 pesos lahat. Ayan. So, po yan, libre. Ha? Libre po yan. Ano ka? Mahirap magtinda. Maglilibre ka. Hindi pwede. Ayan. So, ikaw si Ate Princess, no? Erica. Si Ate Erica. Ayan. Huwag kang magtakip na ano. Ang ganda-ganda ninyo. Tapos nahihiya kayo. Diyos ko. Si Ate Erica nahihiya. Alam mo dapat, ate, magiging proud kayo. Ako, magiging proud ako sa inyo. Alam niyo kung bakit? Bihira sa mga kagaya sa inyo na papasok sa school, magdala ng paninda. Yung iba dyan, siguro, biruin kayo or bubulihin kayo. Pero alam nyo, sa totoo lang, kayo ang nakaka-proud kasi hindi kayo nahihiya. Sa ganong estudyante ninyo, naka-uniform kayo pero natitinda kayo. Ako, tungtuwa. Natutuwa ako dahil naka-encounter ko kayo na ngayong umaga. Isipin nyo, ha, bibihira sa mga ganitong estudyante ate na papasok sa school, magdala ng ganito. Yung iba nahihiya, di ba? Yeah. Nahihiya sila niyan. Ay, ayaw ko niya na kaya papasok kami. Lalo na, kagaya sa inyo, magaganda kayo. So, ito yung bayad ko. Ito. Yan, bayad natin ito sa mga batang ito. 50 yan, di ba? Huwag kang umalis muna. Diyan ka lang. O, Kanoy, pasalo nitong ating libre merienda ka na dito. Meri lang ti, ha? Oo. Siyempre, ako natutuwa. Alam mo, sa totoo lang, dalagang napapahanga mo ako, ate. So, dahil nahanga ako sa inyo, bibigyan ko kayong baon, ha? Yan. At rakman mo ulit. Ito, ibibinta mo lahat ito doon? Opo. So, paano ang pagpasok mo sa classroom? Pagre-recess po. Saka po kami po na... Natinda? Ay, grabe kayo, Ate Princess. Talagang nakakabilib ka. Oh, ilan, sabi mo, ilan kayo magkapatid? Pito po. Pito. Ikaw, Erica, ilan kayo magkapatid? 6 lang. Anima, tutugad dyan naman lang kayo sa ano. Malapit ang bahay niyo dyan. Tandaan mo to, Ate Princess, ha. Yung ganong kasipagan mo, magtatagumpay ka. At huwag kang mag-alala, papasyalan kita sa bahay niyo. Ito, baon ninyong dalawa. Bibigyan ko kayo ng baon, ha. Baon mo ito. So, bahala ka na dyan kung ano ang bibilhin mo. Ikaw naman, ito naman sa'yo. Ano, Erica? Salamat po. So, ano, masaya naman kayo? So, anong... Ate Princess, ano ang masasabi mo doon sa mga kagaya sa inyong mga estudyante din na nagtitinda ng ganito? Anong pwede mong sabihin sa kanila? Dapat ba silang mahiya o hindi? Hindi po, dapat sila po mahiya po dahil marangal naman po ang pagtitinda po ay. Ayun. Ikaw, Erica, anong masasabi mo? Dapat ba mahiya pag ganito nagtitinda? Hindi. Hindi po, ano? So, anong sabi ni teacher mo, Princess, pag nakita na ganito, papasok ka sa school, may daladala kang panindang ano, pagkain? Ano po, bilib po sila po dahil nag-aaral po kami habang nagtitinda po. Totoo lang, ha, Princess, ako, ha, ito, walang biro. Talagang natutuwa ako. First time ko kayo makita. Kasi nga, sa panahon ngayon, lalo na kagaya kayo, naka-uniform, oh, tapos, siyempre sabihin, ay, estudyante, tapos magtitinda. No? So, anong sabi ni mama mo na ganyan, magtitinda ka? Masaya mo naman po, nakakatulong man din po ako. Nakakatulong ka. Opo, tapos, di na pa ako, sa kanya po masyado pong naghihingi po ng baon, ta, nakakakuha na po ako dito po ng pambaon. So ito, pag naubos to, Ate Princess, magkano lahat ang kikitain mo dyan? Kung... 320. So magkano sa iyo dyan? Sa mga ano lang, 60 pesos. Oo. Ayun. So sige, Ate Princess, hindi na kita abalahin. Ganito na lang, ha? Siyempre, pag may dala kayo, daanan mo kami dito, ha? Tapos ganito, paano pa kita mapuntahan sa inyo? Paano kita mapasyalan? Kasi gusto kong mapuntahan sa bahay nyo. Gusto kong, siyempre, kung anong pwede kong maibigay sa inyo. Saan banda ang bahay mo dyan?
Diyan po baka alam niyo po yung Katibani po? Ayoka. Basta ano, malapit lang ka mo dyan sa... Diba, sa may Katihalan po, tapos pasok sa may... Oh, papasok nang ganon. Malayo pa doon? Diretso pa? Hindi po. Ang bahay po namin ay sa may Vulcanizing. Sa inyo yun sa may Vulcanizing? Sa inyo? Diyan po, sa may ano po yun? So, ibig sabihin, malapit lang sa inyong bahay niya. Ah, sige. Ah, ganito, pag may time ako, lalo't hindi maulan, tapos sa araw siguro ng ano, ano bang araw nandiyan ka? Sabado? Wala kayong pasok? Bukas po, wala pong pasok. Ano ba bukas? Sabado na? Ah, Friday. Wala kayong pasok bukas. Iban ko lang po sa amin. May meeting na mo. Hindi, ganito na lang, para sigurado. Kasi, puntahan ko ito. Basta sa inyo, Vulcanizing ha? Erica, sa inyo talaga yon? Minsan nagpa-vulcanize ako doon. Ito yung motor na dala ko. Hindi lang kita nakita. Puntahan kita doon, princess. Kasi gusto kong makausap din si mama at papa mo. Uy, ganito. Anong masasabi mo kay mama at papa mo? Ito, pagkakataon na to, baka mapanood nila. Anong pwede mong sabihin kay mama mo? Lagi po sila pong mag-iingat. Tapos, lagi po sila wag mahalan. Ayun, lagi mag-iingat. Ano? Sa mga kapatid mo, anong masasabi mo sa mga kapatid mo? Anong payo mo sa kanila? Lagi din po sila pong mag-iingat. Tapos, mabait po. Tapos wala, huwag pong mahihiya pong magtinda. Dahil marangal naman pa pagtitinda po ay. Ayan. So, nakakabilib ka. No? Kayong dalawa ha. So, siyempre maliban dyan, princess, kahit nagtitinda, huwag pabayaan na pag-aaral. Kasi mahalaga sa lahat, princess, makatapos kayo. Ha? Basta, papasyalan ko kayo doon din magkwintong sa bahay ninyo ha. Sige, ingat. Ingat ka mo ha. Ayan. Sige. Ayan. Salamat din, princess Erica ha. Ingat, ingat. Ayan, sige. Yan, ang sisipag ng dalawang mga estudyanteng ito. Ayan. Wow. Alam mo, natatsa ko mga kalingap, mga kapatid. Isipin mo. Umagang-umaga papasok sila. Dumaan sila dito sa Lingap Center. Ito nga, kagigising ko pa lang. Kasi maaga pa lang, alas 6. Kumakatok na sila. Nakahiga pa ako. Kumakatok na yung dalawang bata. Nag-aalok sila ng, tawag yan, karyoka eh. Pero dito sa, tawag nila dito sa probinsya is sabog-sabog. Bilog-bilog siya. Pero ang tawag yan sa Manila, karyoka. So nakakatuwa itong mga ito. Natatsa ko. Kasi sa kabila ng lahat, na sila yung mga millennials. At alam nyo man ang millennials, ito yung ano ngayon na pag nakita kanilang ganito, parang bagang ibubuli ka. Ayan, ano ba yan? Hindi siya nahiya, lalo na si Princess. Talagang proud siya. At yun nga, sa halagang 100 pesos na iyang binta, mayroon siyang 20. So sa madaling sabi, mayroon siyang 20% siya yung kanyang kikitain. Nakakabilib ako. Dahil bihira na lang tayo makita ng ganitong mga estudyante na naglalakad. Alam mo, naglalakad sila. Kung mapansin nyo doon, doon pa yun sila ang lalakad. Binabaybay nila yung kahabaan ng kalsada. So ang mga bahay-bahay inaalukan. Yun nga ang kwento niya. Pagdating daw doon sa kanila sa school, habang may pasok, itinatabi niya yung kanyang paninda. Ngayon, pag recess, doon niya inilabas. So, alam mo dito, makita mo kung gaano kasipag. Nakikita ko na ganito. So, siguro, hindi pa ito ang una namin pagkita kasi naisipan ko. Dahil hanga ako eh. So, sarap sa pakiramdam na may mga ganito pa parang estudyante ngayon. May mga ganito pang kabataan na sa halip na... hindi na magtinda, pero ito karga yung basket, nag-aalok sa amin dito ng pagkain. Nakakatat, sobra. Ako, totoo lang honest, napabilib ako. Kasi bibihira sa mga bata ngayon na patindahin mo, sasabihan ka lang, ay naku, nakakahiya. Pero bilib ako sa kay Erica, kay Princess. So mga kalingap, mga kapatid, yan po ang ating update. Nagulat lang din ako, first time ko makakita ng ganito, na mayroon palang ganito dito. So marami pa tayong gagawin. Yun nga nang isipan kong pasyalan yung bahay nila, kung ano yung pwede nating dalhin doon at kausapin din, no? Yung ating dalawang estudyante na ito. So mga kalingap, mga kapatid, salamat sa inyo, kay Kuya Bal, kay Ate Edna. Thank you po kay Kalingap Rab. Ayan. So yun po ang ating vlog for today. So salamat sa inyo po at comment kayo dyan sa baba kung gusto nyo pong magkaroon tayo ng part 2. At alamin natin ang kabuang kwento pa ni Princess na isang estudyanteng naglalako sa school, nag-aaral, daladala ang paninda. So maraming salamat sa inyong lahat, sa mga viewers, kay Ate Mina Jaramillo, kay Reggie Jaramillo, thank you so much, kay Ma'am Lita Haber, kay Mama Ami, thank you so much po, kay Maring Ayumi, yan, thank you po, kay Ma'am Victoria Ramos, salamat.
at sa lahat, nabuhay tayong lahat. And God bless. Bye-bye. Ganda ng place sa umaga dito, maulan-ulan.